Okay, magandang buhay po sa inyong lahat. Kayo ay nasa ikapan, Walter, at ikatlong linggo. So, binabati kita at ikaw ay narito kasama ko. So, ulitin ko lang po. Ako po si Binibining Maria Minasol Ibulier, ang inyong guro sa ESP ngayong araw. So, handa na ba kayo? Alam ko, handang-handa na kayo. So, para ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mantiang kapaligiran, presensya ng pagmamahal ng may kapal. So, kapag lunti, ano na ba ibig sabihin mo? Ayon ay mga berdeng kapaligiran. Bakit kaya berde? Dahil ang mga halaman ay puro berde. Diba ginawa ng Diyos ang ating kapaligiran na puro lumpian? Na puro halaman, na puro puno, kaya siya tinawag na luntiang kapaligiran. At ayon ang ipinakitang pagmamahal dahil ibinigay sa atin ito na may kapal. Okay? Bago ang lahat, meron muna tayong balikan ang pag-review. O gumuhit ng bulaklak kung ang isinasagad sa pangungusap ay tungkol sa pangangalaga at pagprotekta sa hayop, naligaw at endangered animals at bato naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagot ng papel. Una, pagbabaon sa ilalim ng lupa ng panther tail. Bulaklak o bato. Ikalawa, pagbibigay sa kalabaw ng pagkain damo. Ikatlo, panghuli ng panther tail upang ibenta. Ikaapat, pagsangguni sa Animal Welfare Committee para sa wastong pangangalaga sa mga hayop. At ikalima, pagbibigay o paghahagis ng mga bagay na hindi maaaring kainin ng isang buwaya. Okay, alam kong nakuha niyo lahat ng sagot doon at walang nagkamali dahil alam na alam niyo iyon. Okay, para sa ngayong activity natin, basahin natin ang kwento na pinamagatang Tayo na sa Halaman. Okay, pasensya na sa ating kapaligiran at talaga namang maingay po dito. Okay. So, para dito po, basahin natin. Nag-uusap ang magkaibigan TJ at Maan. Tayo na sa halamanan, tingnan natin ang mga tanim. Wika ni TJ. Dadalhin ko na ang pandilim. Wika naman ni Maan. Huwag mo nang dadalhin niya dahil umulan naman kagabi. Sabi ni TJ, sige, magdadala na lang ako ng kalakay. Dadalhin ko naman ang asarol. Nang nasa halamanan na sina TJ at Maan, ganito ang kanilang usapan. Tingnan mo ang halaman, Maan. Marami na silang bulaklak ngayon. Kay ganda nga nilang pagmasdan. Bakit kaya may bulaklak ang mga halaman? Tanong ni Maan. Dinilig kasi ng ulan ang mga halaman. Gusto ng mga halaman na ulan, pati na rin ang araw. Tinignan naman ni TJ at Maan ang mga tanim nilang gulay. Malalaki na rin ang ating mga tanim na gulay. Mamumunga na ang mga ito, wika ni TJ. Nakita ni Maan ang mga damong nakapaligid sa mga gulay. Ating alinisin ang halamanan. Maraming damo sa mga gulay. May uod pa ang mga petsay. Marami rin nakakalat na bato. Wika ni Maan. Kinuha nilang dalawang asarol at kalakay. Kanilang binungkal ang lupa ng mga tanim upang lalong tumaba ito. Pagkatapos ay umalis na ang magkaibigan. So ito na alala ko dito yung kung naalala nyo sa face to face, meron po tayong halamanan sa paaralan. Kung sakaling nakita nyo yun, ay talaga namang ma-i-inlove ka sa mga halaman dahil ito ay puno ng bunga. At si Ma'am Floribel Navarro po
ang namumuno nito. Talagang masarap mag-alaga ng mga halaman, di ba? Nag-aalaga ka na, namumuno pa, at pwede mo yun kainin. At syempre, hindi mawawala ang bulaklak. Pwede mo ipang-design nyo o pwede mo i-display sa inyong bahay. Okay, talaga namang nakakatuwa si Maan at TJ dahil pati halaman ay inaalagaan nila at pati halaman, pati sa halaman ay may concern sila. Sana kayo mga bata ay ganun din dahil ito ay binigay sa atin ng may kapal at dapat nating alagaan. Para sa mga katanungan, sagutin ang sumusunod na mga tanong, isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, saan pumunta ang dalawang magkaibigan? Kalawa, ano ang kanilang ginawa sa halamanan? Katlo, paano na ipakita ang ng dalawang magkaibigan ang pagpapahalaga sa mga halaman? Kaapat, ano-ano ang pangangailangan ng mga halaman ayon sa magkaibigan? Kalima, bilang batang mag-aaral, sa paanong paraan mo inaalagaan ang mga halaman? Para sa ilapat natin, ito lang maaari mo pang gawin upang makatulong sa pagpapalago at mapapabuti sa pag-aalaga ng mga halaman. Kopyahin at sagutan ang chart sa sagutang papel. Ang aking kalendaryo ng pangangalaga sa halaman. Ito ang araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, o sa English, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. So, mungkahing gawain upang mapalago at maparami ang halaman. Susulat niyo din ano yung pwede niyo pang gawin sa mga halaman, okay? Tandaan, ang kapaligirang luntian, bunga ng malusog at wastong pangangalaga ng mga halaman ay siyang nagbibigay buhay at sigla sa iba pang nilalang ng Diyos tulad ng hayop at tao. Ipapakita ang pagmamahal sa poong may kapal kung pinapahalagahan at inaalagaan ang mga ito. Okay, bilang tayo ay may buhay at binigyan ng buhay, ibig sabihin ang purpose natin ay pangalagaan din ang iba pang may buhay na naginawa ng ating may kapag. Tayo ang may kapangyarihan upang pahalagahan at alagaan ang mga halaman at hayop. Okay? So, tanuto, iguhit ang araw kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagpapahalaga at mangangalaga sa ating mga halaman sa kapaligiran at iguhit ang buwan kung hindi ito nagpapakita ng pagpapahalaga at pangangalaga sa mga halaman. Isulat ng sagot sa sagotang papel. Una, pagtatanim ng mga gulay sa likod bahay. Ikalawa, paglahok sa proyektong plant a tree a day sa komunidad. Katlo, pagsasawalang bahala sa mga hayop na kumakain ng bagong tanim na halaman. Ikaapat, pagdidilig ng mga bagong tanim na halaman. Ikalima, paglalagay ng mga kawayang bakod sa mga bagong tanim na puno at halaman. Tayain natin, unawain ang bawat sitwasyon sa ibaba at piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat katanungan. Isulat ito sa sagutang papel. Una, may proyektong inilunsad sa inyong pamayanan. Ito ay pagtatanim ng puno sa tabi ng kalye at pangunahing lansangan. Ano ang nararapat mong gawin? A. Hindi ko sila papansinin. B. Ako ang kukuha ng kanilang larawan. C. Magpapakilala ako sa namamahala. D. Lalapit ako sa namamahala ng proyekto at aalamin kung paano ako makakatulong. Number 2. Nakatira kayo sa isang apartment. Walang bakanting lote na pagtataniman sa harap o likod ng inyong tirahan. Ano ang iyong gagawin? A. Magtatanim ako sa mga lata, paso at lumang plastic na timba. B. Iisip na lamang ako ng ibang proyekto.
C, bibili ako ng artificial na halaman. D, kalimutan ko na lang ang pagsali. Ikatlo, ang inyong barangay ay naglunsad ng proyektong magtipon ng mga buto at binhi para sa pagtatanim ng mga gulay sa buong lugar. Paano mo ibabahagi ang iyong oras? A, wala akong panahon sa ganitong proyekto. B, magmumungkahi ako ng tindahan na mabibilihan nila ng mga buto at gulay. C, di ako makakatulong dahil wala akong alam sa buto at binhi. D, wala akong gagawin, magmamasid na lang ako sa mangyayari. Ika-apat, nagpatawag ang ng pulong para sa kabataang tulad ninyo para sa ilulunsad na proyektong halamang gamot para sa kalusugan. Paano mo maibabahagi ang iyong oras dito? A, hindi ako dadalo sa pulong. B, dadala ako sa pulong dahil naniniwala ako na maganda may dulot ng proyektong ito. C, magdadahilan ako na hindi ako pinayagan ng aking magulang. D, wala akong pakialam sa proyekto. Para sa ikalima, isang paaralan na malapit sa inyong lugar ay malulunsad ng inyong programa tungkol sa gulayan sa bakuran na makakatulong sa inyong lugar. Ano ang inyong gagawin? A, magbibigay ako ng sapat na oras at panahon sa pagdulo sa isa sa gawang paglunsad ng proyekto. B, hindi ako interesado sa ganitong proyekto. C, wala akong pakialam sa pagtatanim ng gulay sa aming bakuran. D, hindi na ako dadalo dahil alam ko na ang sasabihin nila. Ayun lamang sa araw na ito. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan kayong araw. Hanggang sa muli, paalam!